So yun no. Welcome back guys. Mayroon tayo ulit gagawin. So Mazda 3. So hindi naman masyadong malaking problema nito kasi check brake lang naman kasi may ingay. So yan, nakalagay din sa kanyang jump card. Check and inspect brake pads. Ayan. Gusto ng inspection of brake pads. Brakes. So, check natin yung brakes kasi mas maingay daw. So, yun lang naman ang gagawin natin. So, mag-check tayo ng brakes and lilinisan natin. So, pakita ko sa inyo paano linisan yung brakes ng Mazda 3. So, stay tuned guys at para malaman nyo rin kung paano linisin yung brakes ng inyong sasakyan. So, ito yung ganit. Mazda 3. Ayan. So stay tuned guys para makita nyo kung paano ko linisin yung brakes. Ayan, para may matutunan ko. So guys, tinanggal ko na yung stud nut nya. So tatanggalin na natin yung gulong. Labas natin yung brake pads. So check na rin natin kung palitin na o hindi. Kung ba't siya nag-iingay. So hindi yata ako makapaniwala. Dude. Siyempre, always wear your hand gloves. Para safety, hindi kayo ma... Tapusin mo na yan. Gimana yung kamay nyo? So lahat ng gulong tatanggalin natin para makita natin yung condition ng brake. So nakikita nyo yung brake pad. Pambihira ka naman. So maganda naman ang kondisyon. So hindi pa naman siya palitid. So okay pa naman. Then ito. So okay pa naman lahat ng brake pads. So kailangan natin gawin is tanggalin para linisan. At yun, para hindi magingay yung breno niya. So pakita ko sa inyo guys kung paano. So yan guys, need nyo lang ng 13 combination. Tapusin mo na yan. So kung meron kayong 13 dyan para sa inyong Mazda 3, so yun lang ang gagamitin nyo para ilabas yung brake pads nyo. So so ito yung guys, pakita sa inyo yung una yung tatanggalin. So ito lang yung 13 combination. Ayan. So dinubaga ko na siya kanina. Pakita ko sa inyo. Isang bolt niya, tatanggalin nyo guys. Tip ko lang sa inyo, isang bolt lang. Then pwede nyo na matanggal yung caliper niya kahit isang bolt lang tanggalin. So dalawang bolts kasi ang dalawang bolt ang nandun sa caliper para matanggal nyo siya. So pwede naman isa lang. So isa lang tanggalin nyo. Ganon. Para matanggal nyo. So yun yung need nyo rin ng screw. So guys, ilabas na natin. Then good condition pa naman yung brake pad. So kailangan na natin linisin para hindi magingay. So need mo lang ng sandpaper and file. So meron ako dito file. Sandpaper. Linisan ko lang. So paano ko siya lilinisan guys? Ganito lang. Parin nyo yung brake pads. Then ikilin nyo itong kanto nito. Ayan, pinaka kanto ng brake pads. Ayan. Tapusin mo na yan. Then, yung sandpaper na gagamitin natin is
Ilinisan natin itong surface na to para hindi siya magingay. So, lagay nyo na sa flat surface para pantay yung kain ng brake pads. So, ayun, nilagay ko siya doon. So, yun ang flat surface. Bright na bright ko talaga. So guys, kita nyo. So, nalinis ko siya ng pantay. So, wala namang ano. Then, ganun din gagawin niya sa isa. So, lahat ng brake pads yung guys mula sa front and rear, ganun ang gagawin nyo. So, para ma-ano natin yung hingin ng brake pads nyo. So, ganun lang, continuous, hanggang sa matapos. So, tuloy ako yan pagkatapos ng 10 taon. Bahala ka sa buhay mo! Pika muna. Pansin nyo, dalawang bolts yung tinanggal ko kasi kasama na kasi dito yung handbrake, so medyo hindi na natin siya matitwist para ma-i-mount yung isang manila caliper bolt, so kailangan ko siya tanggalin ng dalawa para isang buo na siya. Ito yung brake pads niya, okay naman yung condition, so kailangan ko lang ulit tinisin para hindi siya magingay. So guys, pero ulit gagawin nyo guys, parang kapahin nyo lang yung kanto tapos then dilihain niyo yung pinaka-surface niya para hindi siya mag-tingal. Ganun ulit guys, gagawin natin.
madali guys maglinis ng brake. So, tatanggalin nyo lang siya, tapos lilihain at tanggalin nyo yung pinaka-cut ko ng brake pads nyo para hindi magingay. So, mamaya pakita ko sa inyo at i-protest natin kung may maingay pa ba sa kanya. So, stay tuned guys, balikan ko yun. After na, 10. Guys, na-fix na natin lahat ng brakes and nalinis na rin natin. So, para malaman natin kung nawala na natin at naalis natin yung ingay. So, yeah. Protest natin para malaman natin kung talagang nawala na yung ingay. So guys, disclaimer lang, ayan, yung ginagawa namin dito is talagang normally ginagawa na namin araw-araw to and talagang ito na yung work namin. So if hindi nyo alam gawin at wala kayong kasamang mechanic, so huwag nyo na lang gawin and huwag nyo na subukan kasi baka mamaya mapano pa yung sasakyan nyo. So mas maigi and advisable guys, may kasama kayong mechanic na magtitingin habang ginagawa nyo yon para alam na hindi kayo magkakamali. Then, ayun, para ma-practice nyo rin yung tamang gawain sa inyong sasakyan at hindi kayo, hindi mapanay yung sasakyan nyo at walang nangyaring hindi maganda. So yun lang, guys, pagkagagawa kayo. So, ito guys, i-check na natin at try natin kung talagang nawala yung sounds, brake noise niya. So, let's go! Ayun siya na kayo guys, wala akong ano, hindi ko talaga tripod. Gung-gung ka! Hindi ko talaga yung tripod ko. Ayan. So, ayan, tsatsaga ako na naka-isang kamay lang habang hawak ko yung camera. Try natin yung road test. So, saglit lang naman to. Hindi ko patatagal kasi preno lang naman to. So, kanina, pagka-chinig nila to, kahit dito lang, maingay na maririnig mo yung tunog. So, para yung matining yung tunog. Bahala ka sa buhay mo! So, ayan. Try kayo rote sa labas. So, kailangan ko mag-mask kasi baka madaanan ako ng mahuli ako. So, sorry guys, pero need ko talaga mag-mask. Pero ayoko man. Pero kailangan. So, ayan. Malabas na tayo. So, dito pala nag-check ko. Parang, ano na. Wala na ako naririnig na. Check na ako. So, wala na ako naririnig. Let's go guys. Tara tayo. Harap-harap tayo guys. Check natin. So, ganun lang guys. Pag nag-ano kayo ng brake, so linisan nyo lang. Then, ayan. Check ko. Okay. Walang noise. So, ayun guys. Trabaho namin. Kailangan namin i-rotest after namin ma-fix lahat ng kakapit namin sa sasakyan para malaman namin kung may problema pa ulit. So, bago namin ibigay sa customer para alam namin na safe gamitin ng customer yung sasakyan nila after namin trabahuin yung kanilang unit. So, galing mo! Tarantado! As usual, successful guys. Wala naman ako marinig na ingay pa nagbe-break ako. So, ayan. So, okay. Maganda naging resulta ng ginawa natin. So, ganun lang guys. Para ma-list nyo yung matanggal yung ingay ng brakes nyo sa Mazda 3 nyo. Tanggalin nyo lang yung brake pads at lalo na kung maganda naman yung condition. So, linisan nyo lang. Ano lang kayo ng sandpaper and file. Dito ko na tatapusin tong vlog na to. Sana may natutunan kayo. Ayan, sa may mga gusto pang tackle about sa mga nilang mga sasakyan. O, kahit ano sasakyan guys. Kasi multiple brand naman tong kumpanya namin. So, maraming klase ng sasakyan na nandito. So, comment down below para i-try ko i-tackle natin kung ano man yung naging problema ng sasakyan nyo. So, try ko. Baka parehas lang ng issue. So, may ano ko sa inyo. Ayan. May tackle ko dito sa vlog na to para malaman nyo rin kung anong gagawin. So, yun lang guys. And, mayroon pa akong tips sa inyo guys about sa inyong brakes. So, mas maigi kung maglalagay kayo ng brakes. So, mas maganda yung original. So, huwag kayo maglalagay ng mga replacement parts. Kasi, alam nyo guys, yun na magiging kung hindi magiging sira nun is yung inyong rotor disc or inyong caliper. So, yun ang magiging problema. So, mas maigi, maglagay kayo ng original na brake pad sa inyong mga sasakyan kasi yun ang pinaka-importante at kailangan safe kayo doon. So, huwag kayong masyado magtitiwala sa mga replacement parts kasi minsan mayroong brake pads na pagka ginamit nyo is yung nagbabaga. So, problema po yun. And isa pa, mas mabilis maubos yung rotor disc nyo. So, mas maigi at mas mainam
advisable kahit na kahit sa kahit sino naman mechanic, ina-advise namin na mas magay mas maigi ikabit niyo sa inyong sasakyan is all original parts. So, sige lang guys, sana may natutunan kayo. God bless at ingat sa inyo lahat. Bye-bye. See you on next vlog. Sana marami pa tayong matakil kasi marami na rin akong na escape na vlog about sa aking work. So, ayan, sana may natutunan kayo guys. See you on next vlog. And don't forget to subscribe, like, share, and comment down below para lagi kayo updated sa aking mga videos. See you lang guys, paalam, God bless, at ingat sa inyong lahat. Bye-bye!